Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Sabado sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay katulad ng rape dito sa Hukumang Pantahanan! Dave, ang ginagawa mo dito sa tabi? Hinihintay mo lumabas si Marimar? Oo. Ibibigay ko lang sana itong love letter para sa kanya. Wow! Akalain mo, uso pa pala ang love letter sa mga millennials. Oo naman. Alam mo, mas romantic kasi kung sulat kamay ang love letter kesa dun sa text o Facebook. Gusto kong ma-realize ni Marimar na ako yung pinaka-romantic na lalaki na kilala niya. Si Marimar at parang baliw na baliw ka sa kanya. Ewan ko ba, Chiengay? Basta, malakas talagang tama ko kay Marimar. Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang matamis niyang oo. Good luck sa'yo. Uy, Dave, oh. Si Marimar, oh. Ay. Taga, tatawagin ko. Marimar! Nandito si Dave! Hi! Hi, Marimar. Oh, napasyal ka. Siyempre. Alam mo na. Ay, siya nga pala. Para sa'yo. Oh, love letter na naman. Ay, bakit? Ayaw mo? Siyempre hindi. Actually, gusto ko nga ito eh. Thanks, Dave. Ay! May naaamoy na akong romance. Ay, teka. Maiwan ko na nga kayo para masolo nyo na tong romantic moment nyo. Diyan na kayo. Bye! Ano, Dave? Eh, bakit hindi ka pumunta sa bahay namin? Eh, nahihiya ako at saka natatakot ako sa mama mo. Ano ka ba? Huwag kang matakot kay nanay. Mataray siya, pero mabait yun, ano? O, halika, tara, pasok tayo. Teka. Bigyan mo muna ako ng confidence. Ano bang klaseng confidence ang gusto mo? Eh, Marimar, sana exam na lang ako. Teka. Bakit naman? Eh, para sagutin mo na kaagad ako. No. Na totoo lang, Dave. Gusto naman kita eh. Ha? Talaga? Teka, ano ba yung nasabi ko? Uy, sa'yo na nang galing yan, ha? Ah? Ang bawi, ha, na may gusto ka rin sa akin. Huwag mo na bawiin, ha? Ikaw talaga. Naisahan mo ko dun, ha? Sige, aamin na ako. May gusto din ako sa'yo. O ano, masaya ka na, ha? Siyempre, masayang masaya. So, tayo na? Oo na, Dave, tayo na. Yun. Pero siyempre, kailangan mo pa rin pumunta sa bahay at umakyat ng ligaw. Parang formality lang. At least, hindi tayo magtatago sa mga magulang ko. At saka, Dave, nagkakakalyo na kasi yung kamay ko sa kakareply sa sulat mo eh. Mas maganda siguro kung mag-i-effort ka ng pumunta sa bahay namin para makilala ka ng mga magulang ko. Talaga? Naku, salamat Marimar. Huwag kang mag-alala. Pupunta na ako sa bahay ninyo. Hindi na ako matatakot. Gusto mo, ngayon eh. Aba, ang galing ah. Ang bilis mo magkaroon ng confidence.
Anong kailangan mo? Si Marimar po. Ay, may ginagawa sa labas. Taglara ba? Teka. Maliligaw ka na naman ba ulit sa anak ko? Ano po eh? Nay! Sino po yung bisito? Ay, Dave! Marimar! Nay, papasukin niyo po si Dave! Ano? Papapasukin? Eh, paano yung paglalaba mo? Alam mo naman, ayokong maantala yung ginagawa mo nung dahil sa lalaking ito. Nay naman, opo, ako na po ang bahala sa mga nilalaban ko. Huwag kayong mag-alala. Eh, halika nga. Halika nga rito, Marimar. Umami ka nga sa akin. Ano po? Boy, kaya mo na bang lalaking yan? Opo, Nay. Hulintik naman, anak. Kabilin-bilin ako sa'yo. Kung magbo-boyfriend ka, huwag sa lalaking batugan. Liglita naman. Hindi naman po ako batugan. O, ikaw naman, Dave. Ang lakas ng loob mong gawing girlfriend ng anak ko. O, bakit? May palalamon ka na ba sa kanya, ha? May trabaho ka na, ha? Wala po akong trabaho, pero naghahanap po ako. Ang kapal din naman ang mukha mo. Ang lakas ng loob mong manligaw. Samantalang wala ka pa pala may papakain sa anak ko. Nako, pwede ba? Tsaka na lang yung ligaw-ligaw na yan kapag may trabaho ka na. Nanay naman. Ano? Alam niyo naman po katatapos pa lang ni Dave sa pag-aaral. Pero naghahanap naman po siya ng trabaho. Katatapos lang? Eh, teka. Ilang buwan na bang nakalipa? Simula na magtapos ang lalaking yan. Ay, Diyos mo, Marimar, matagal na, di ba? Matagal ng tambay ang lalaking yan. Naghahanap naman po ako ng trabaho. Eh, kaya lang, nagkataon lang po na hindi ako siniswerte sa ngayon. Ayun! Yun ang punto ko. Eh, dadamay mo pa sa kamalasan mo ang anak ko? Ha? Yeah. Sige. Makakaalis ka na. Hindi kailangan ni Marimar ang lalaking katulad mo. At ngayon, balikan natin ang kasaysayang tampok dito sa Hukumang Pantahanan! Feel at home sa bahay ko, ha? Nasaan na yung mga tito at tita mo? Nasa kabilang bahay, dun sa kabilang kanto. Bale, ako na lang mag-isa dito sa bahay. In fairness, ha? Malinis ang bahay mo, knowing na lalaki ka. Ay, teka, ibig mo ba sabihin, ang mga lalaki, burara? Hindi naman. Pero, hindi nga ba, majority ng mga lalaki hindi marunong maglinis ng bahay. Well, marunong din naman maglinis ng bahay ang mga lalaki. Pero, sa totoo lang, napahanga mo talaga ako. Teka, baka naman may OCD ka. Uy, diyo, wala akong OCD. Malinis lang talaga ako sa katawan at paligid. Rimar, ano, umiinom ka ba? Minsan. Gusto mo ba ng beer? Huwag ka mag-alala. Light lang yun. Mamaya na lang siguro tayo mag-inuman. Okay. Sinabi mo eh. Eh, bakit mo ba ako inimbitahan dito sa bahay mo? Marimar. Teka, Dave. Bakit? Madami kasi ako inawakan sa tagiliran eh. Marimar, I love you. Sandali lang. Sige, kung ayaw mo. Mag-break na tayo! Dave naman! Makikipag-break ka sa akin kasi hindi ko maibigay sa iyo yung gusto mo. Eh kung sex lang palang hanap mo sa akin, sige. Makikipag-break na ako sa iyo. Hindi. Ano? Di ka alis. Hanggat hindi mo ako sinisipingan. At ngayon, balikan natin ang kasaysayang tampok dito sa Hukumang Pantahanan! Narimar, ay, ano ba nangyayari sa iyo? Palagi ka nalang tulala at malungkot. May problema ka ba? Ay, si Dave po. O bakit? Anong ginawa sa iyo ni Dave? Nung isang gabi po, pumunta ako sa bahay nila. Wala po yung mga magulang niya. Oh. Tapos, inaya niya akong mag-sex daw kami. Tumanggi ako kasi sabi ko sa kanya, hindi pa ako handa. Pero pinilit ka niya magtali kayong dalawa. Oo
po, Nay. Nanguna, nagbanta lang siya sa akin na makikipag-break siya sa akin kung hindi ko susundin yung gusto niya. Oh. Pero nung tumanggi pa rin ako, binweso niya na ako. Hindi naman niyo ako sinaktan. Pero hindi siya nakinig sa pakiusap ko sa kanya. Kaya wala po ako nagawa nung nagunin niya na yung puri ko. Napakumulong yan talaga ng lalaking yun. Manda siya sa akin. Hindi ko palalampasin ang ginawa niya sa iyo. Ano po gagawin yun, Nay? Sasampahan natin ang kasong rape! Mga pulis. Ano pong kailangan nila? Ikaw ba si Dave Villanueva? Opo. Bakit po? Ikaw, ha? Ha? Inarrest ko namin sa salang panggagahasa kay Marimal de los Reyes. Ha? Huh? Pagawalan niyo ako dito! Ano ba? Wala akong kasalanan! Di ako rapist! Dave? Marimal? Marimar, ano itong ginawa mo sa akin? Kinasuhan mo ako ng rape! Oo. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Di naman kita na-rape, ah! Yung pagkatanip natin nung isang gabi, di naman kita sinaktan! Pero pinwersa mo ako. Tinakot mo ako na bibreakin mo ako kapag hindi ako sumiping sa'yo. Pinwersa kita? Marimar, hindi kita pinwersa! Paano naman kita pinwersa, Haber? Pwede ba, Dave? Alam mong pinwesa mo ko. Labag sa kalooban ko yung ginawa natin. At ilang beses ako nagmakaawa sa'yo na huwag mong gawin yon. Pero ano? Nakinig ka ba sa akin? Ginawa natin yun kasi nagmamahalan tayo. Mahal kita, Marimar. At handa kitang panagutan. Handa mo pala akong panagutan. Pwes, managot ka dyan sa bilangguan. Marimar! Marimar! Manawawa mo na! Sabihin mo sa kanila, hindi kita na-rape! Ayaw mo makulong! Marimar, mahal na mahal kita! Marimar! Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping rape. Ang pagiging magnobyo o mag-sweetheart ay hindi po depensa sa kasong rape o panggagahasa. Sa ilalim ng Article 266A1 ng Revised Penal Code, ang rape ay nangyayari kung ang offender had carnal knowledge of the victim. Pangalawa, nangyari ito dahil ginamitan ng pwersa o pananakot o kung ang biktima ay wala sa matinong pag-iisip o kaya naman ay walang malay. Or, kung hindi naman, ang biktima ay below 12 years of age. Kapansin-pansin po na sa ilalim ng nasabing probisyon ng batas, itong Article 266A1 ng Revised Penal Code na inamyandahan ng RA 8353, kailangang ginamitan ng force, threat, intimidation, fraudulent machination, o grave abuse of authority. Pwersa, pagbabanta, pananakot, mapanlinlang na manipulasyon o matinding pang-aabuso sa kapangyarihan bago maituring na panggagahasa ang carnal knowledge. Kung wala ni isa man sa mga circumstansyang ito, mahirap pong mapatunayan o magtagumpay ang kaso dahil sa pagpapatunay na kinakailangan na nakasaad sa batas. Sa iba pong mga bansa, halimbawa sa Sudanese Criminal Court, mayroong rape basta may sexual intercourse na walang pahintulot o express consent. Sa United Kingdom, ang sexual acts, maliban na lamang kung may express consent ang isang tao, ay sapat na para mahatulan at makulong sa rape. Sa Papa Dimitripoulos versus the Queen, sinabi po ng Australian Chief Justice, ang consent ay nangangahulugan na ito ay free at voluntary. Kahit hindi nagpumiglas ang biktima o kahit hindi man lang siya sumigaw, basta't hindi siya pumayag, may rape na nangyari. Basta po ito ay non-consensual, ito ay tinuturing na panggagahasa sa Australia. Samantala, nagkaroon na din po ng mga ilang pagbabago dito sa atin sa Pilipinas.
Ayon sa People versus Humawan, ang moral character ng biktima ay immaterial sa pagpapatunay ng rape. Sa kasong People versus Spino Jr., kahit ang isang prostituted woman ay maaaring maging biktima ng rape. Gayon din, sa People versus Suarez, sinabi po ng Korte Suprema na ang batas ay hindi nagpapataw ng pasanin sa biktima ng panggagahasa na patunayan ang kanyang pagtutol dahil hindi ito elemento ng panggagahasa. Na ang kabiguan ng isang biktima na magpakita ng matinding pagtutol ay hindi nangangahulugang tinatanggap niya ang ginagawa sa kanya. Sinabi po ng Korte Suprema sa kasong versus Lumage na ang karanasan ng biktima ng panggagahasa ay subjective at hindi lahat ay tumutugon sa parehong paraan para ipakita ang pagtutol. Ganoon man, kailangan pa din pong mapatunayan ng sinamang nagsasabing biktima siya ng panghahalay na hindi niya ginusto ang pangyayari. Sinabi po ng Korte Suprema sa kasong People versus Clara E. Mahinay na ang pagdi-date ng magnobyo, pagpunta sa motel at pagsamang mag-check-in ay hindi kinakikitaan ng pagtutol. Sabi nga ng Korte Suprema, there was no evidence showing that the woman resisted in that whole time or exhibited a reluctance. Kaya naman, going back to our case, para po magtagumpay ang kasong rape na isinampa ni Marimar laban kay Dave, kulang po yung sasabihing tinakot siyang hihiwalayan siya nito sakaling hindi siya pumayag. Kailangan niyang maipakita ng malinaw at makumbinsi ang judge na bagaman at kusang loob siyang pumunta kay Dave, ay hindi niya ninais ang nangyari at malinaw niya nga ipakita ang pagtutol sa ginawa sa kanya. Yan po ang Hukumang Pantahanan ngayong umaga. Ako po ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH TV, at sa iba't ibang social media platforms ng DZRH. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, si Kit Del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Jenlyn De La Cruz, Rosana Villegas, Bobby Cruz at Phil Cruz. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Bubuy Salonga. Supervisyong teknikal nila Eric Lucero at Bong Muyar. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Creative consultant, Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!